Ayan, good morning mga ka-Shurian for today's video. Ayan, meron tayong ide-demo. Ayan, kunting paalala lang, ano, how to use yung ating fire extinguisher. So, ito yung importante sa ating lahat, especially na sa ating safety. Ayan, so basic na basic tayo. So, ang usual na paano gamitin, ano, meron tayong acronym na sinusundan sa ating paggamit sa ating fire extinguisher. Unang-una sa lahat, i-check muna natin. So, ginaganyan natin to check. Ayan, so malambot naman siya. Na-feel mo yung powder na gumagalaw-galaw. Ano? Ayan, o mayroon laman sa loob. Hindi siya umaalog na parang mayroong solid sa loob. Yun is sira na yun. Wala nang lalabas. Ngayon, ito naman is meron siyang powder sa loob. Ano? So, meron siyang content na powder pang patay dun sa ating sunog. Ayan, so maraming classification yan pero ibang video po ang gagawin natin dun. For today, gusto kong ipakita sa inyo yung palagi nilang nire-remind sa atin, yung acronym na TPAS. Ano? So, bakit naging TPAS? Dati is PAS, ang alam ng iba. Ano? Ang TPAS, ang T is twist. Ano? And P is pull, A is aim, S is squeeze. Ayan. Yung S na isa is sway. Ganyan. No? So, ngayon, i-demo natin bakit nga ba may T. Ano? So, yung twist kasi meron siya, dito sa taas kasi meron siyang tali. Ano? Ito. Itong kulang, color yellow na to. Itong color yellow na to, ito yung tali kasi kaya meron siyang tinatawag na twist. No? Supposedly, is pull lang. Pero merong lock yung ating pin. So, ibig sabihin, kailangan mo siyang i-twist para maputol itong lock niya. So, ito-twist natin yan, mapuputol, saka natin ipupull yung pin. No? Ganito. So, twist. Ayan, mapuputol yung ating tali. Ngayon, ipupull na natin to, no? Pull the pin. So, pag nahila mo yan, tatanggal yan. May tali naman yan eh, usual. No, may tali yan, so mahulog na ganyan. So, yun na. P, and then A is aim. So, kunin mo. So, trivia daw. Ayan pa, trivia sa mga nagpapatraining. Alam nyo ba na during training ng basic life support ay kasama palagi itong paghawak ng fire extinguisher, ano? And alam niyo ba may isang trivia doon na malalaman daw nila during the usage of the fire extinguisher kung may asawa na o hindi yung ating mga trainees na kababaihan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil lang dito. Ano? Dahil dito sa hose. Ayan. So pag dalaga daw, dito ang hawak. Dito daw ang hawak pag dalaga. Pero pag may asawa na, dito daw ang hawak. Ayan, yun ang trivia na sinasabi sa atin ng mga trainers natin. Ayan, sa BFP. Ayan, shoutout sa inyo lahat pag napanood mo to. Ayan. Diba? Ganun, mga ka-Sherwin. Ayan, yung tamang paghawak is dito sa dulo. Ano? Ayan, pag wala pang asawa, dito daw. Ayan, joke lang. Ayan, yung may asawa daw, dito na. Ayan, so aim. So itutok mo kung saan yung sunog. Ayan, so kung saan yung sunog, itutok mo yung kanyang nozzle. Ayan yung nozzle niya. Make sure na wala siyang laman. And then, squeeze. Ano? So squeeze mo to. Press the handle like yan niya dito. Ano? So yung gagawin mo lang is pipindutin mo lang yan pababa. So lalabas na yung kanyang laman. Ito kasi yung handle niya. Ito. Ito nasa baba. Matigas yan. Pero pag ito, pinindot mo, lalabas na yung powder na laman ng ating fire extinguisher. Okay? And then, of course, sway. So, sway mo sideways. Ganyan. So, before you go sa sunog, syempre, make sure kung saan yung papunta yung hangin. Kasi, baka pabalik naman sa'yo yung powder. Pero kung no choice, syempre, no choice ka na. Diba? So, dun ka na. Ano? Pero pag may choice ka naman, di dun ka na, ano, dun ka lilipat kung saan yung against the wind. Ano? So, kung pa ganyan yung hangin, diyan ka sa kabila. Ayan, pag ganun naman, dito ka sa kabila. Ano? Ayan, na meron din tayong safe distance dun sa sunog. So, meron kang distansya at least 2 meters ano, sa sunog or 3 meters. Basta aabot yung, make sure na aabot yung ating powder dun sa may sunog. Minsan nga, tutok, no? Kasi kung maliit lang naman yung sunog, tutok mo ng ganyan. Ano? Pero pag medyo malaki na, syempre, safe distance tayo palagi. Ano? Para hindi tayo masama sa sunog. Ayan! So, ganun lang siya ka-basic gawin. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!